Okay naman po ang ilong mo. Bakit ka po nagpaayo? So, hi mga ka-diyosa. So, sige, sagutin natin ang comment na to. Kung bakit nga ba ako kailangan po magpa-rhinoplasty ulit. Kasi yung una is nagawa na to. Then, revision na po yung ginawa sa akin. So, pinalitan po yung lumang implant na meron po sa aking ilong. So, ganun po yung procedure na ginawa sa atin. For some reasons, mga ka-diyosa, yung una kasing surgery na ginawa sa akin, yung material po nun ay silicone implant. And then ngayon, ang nilagay niya is tip lamang po. So, yung dito ko wala. So, lagi siyang malaki. And also, yung butas po nung ilong ko, maliit kasi siya. Tapos, yung luma kong implant, parang pababa yung itsura niya. Ganito. So, as you can see, ayan po yung dati kong bridge. And then, yung tip ko, pababa po siya. As you can see, pababa na yung tip niya. Tapos, maliit yung butas. So, nahihirapan po akong huminga. Kaya ngayon, na nagkaroon po tayo ng chance, pinaayos po natin yan, pinalis natin yung silicone, and then pinalitan po natin siya ng mas safe na material, which is yung ear cartilage. Ayan po yung inalis po dito. Yan po yung nilagay ngayon dito. And then ipinataas ko na po siya. Ayan po yung before. And then ito po yung after natin. Hindi na po siya pababa ngayon, kagaya ng luma ko. And mas nakakahinga na po ako ngayon ng mas maayos kasi pahaba na po yung butas niya. So, yun po yung main reason kung bakit po kailangan ko ulit sumailalim sa rhinoplasty procedure. Kasi bumaba na po yung aking lumang implant and also nahihirapan na akong huminga. So, yun na. Yan po yung before natin and then ito na po yung after natin. Pero kung mapapansin nyo, hindi po siya pinabago. Yung ating pong alar ay ganun pa rin. Hindi po natin siya pinaalis para at least hindi po masyadong bago yung mukha natin. So, pinaayos lang po natin yung part na ito. So, don't worry mga ka-diyosa kasi ayun pa rin yung ka-diyosa na makikita ninyo every video. And also, mas safe na po tayo this time. By the way, this is my 5th day so medyo humuhupa na yung pamamaga niya. Pero still, meron pa rin siyang mga pasa-pasa dyan. And ito, hindi pa rin po siya normal. Maga pa rin po yan since 5 days ago pa lang. So, update ko kayo ulit next video. So, kung meron kayong mga questions, so just comment down below, then sasagutin ko po kayo. So, yun lang. Bye-bye!